Super ito, marami na kasi to. Ito lang muna. Yan. So, katawan niya. Ibig sabihin, lagay na natin tong ating tigi. So yun ang mga kagre, ito yung ating tigi na kinuha kanina. So kung naano nyo kanina sa unang video ko, ang ginagawa natin mga kagre, sa process yung ito kasi gagataan natin to. So tanggalin natin yung kanyang balat. Tapos kailangan nakaglove po talaga kayo kasi may kate po yung dagta niya. So kung sanay na kayo, pwedeng wala. So yun mga kagre, hiwain na natin. Parang tabungaw. Kahit anong slice na gusto nyo, pupwedeng pupwede yan. So iba din proseso nun sa ihawin. So ito para to sa gata na munggo. Ito na siya mga kaagre. So ang gagawin natin dyan, anuhan natin ng asin. So pipigaan natin siya. So yung isa na yan, ito para ihawin natin yung bukas. So ito yung mga sangkap niya, munggo. Kahit anong luto pwede mo siyang ihalo, siyempre gata. So ayan, pipigain muna natin sa pipigaan natin sa asin para makuha yung kanyang kate kasi yung dagta niya ay yun yung makate. So ayan. So ayan, pipigaan na natin asin. Lalamasin natin ang asin. Pagkatapos niyan ay huhugasan. Kagre at lulutuin na natin. So kahit anong luto, ikumpara na lang natin siya sa talong, kahit anong luto, paksiw, adobo or sa bagoong lang. Pero sa akin kasi ngayon, ginataan siya na munggo. So panghuli natin siya na ilalagay. So siyempre, gisa muna tayo ng mga recado natin or mga lamas kung sa Bisaya pa. So daming pwedeng luto na gagawin nito. So ngayon, ito lang yung pinapakita ko. Puro lahat po pwede. So depende na lang sa atin. Importante yung preparation kung paano siya pinrepair. Pero kung ihawin mo siya, pwede naman na hindi mo pigaan. Pero ito kasi, nanigoro tayo kasi sa gulay ito eh. Bisahin muna natin yung munggo natin na pinalambot na munggo. Antayin lang natin mag-brown. So, mga ordinary na pagluluto lang. Parang pang last natin siya na i-topping yung kasi madali siyang maluto. Madali lang siyang maluto. So, maraming pwedeng makain dito. Pati nga yung tibig. So, ang sarap din yun ipanghalo sa mga kung ano yung niluluto natin. So ayan, prepare muna natin yung ating gata habang nagigisa tayo doon. So ayan, organic na organic yung nyug na yan doon sa dwarf. So ito na yung pinalambot natin na munggo mga kagre. Nagyan na natin.
So, ito na yung ating gata. So, kasi malambot na kasi dati na yung ano natin, yung ating munggo. So, hintayin lang natin kumulo, then lagay na natin yung ating tigi. So, yan mga kagre, kahit anong luto dito sa amin, may tanglad talaga yan. Ayan, lagyan natin ng tanglad. Ayan, kumulo na siya. So, ibig sabihin, lagay na natin tong ating tigi. So, ayan, antayin lang natin kung saglit. Mga 2 minutes or 3 minutes. Pwede na natin yung hanguin. So, yun mga kaagri at luto na yung ating tigi. So, yun. Nakakagutom. Ayan na siya. Sabaw, siyempre. So, ayan na. So, ito na mga kaagri. Ito na yung ating tigi. So, ginataan natin siya. So, ayun. Tikman na natin. Kung gaano siya kasarap. Sobrang sarap talaga nito. Sarap. Sobrang sarap talaga. Maraming pwedeng luto na gagawin dito. So kahit anong luto pwede natin gagawin. So yung proseso lang kailangan natin siyang pigaan. Pero kung ihawin, ayos. Napakasarap po talaga. So libreng ulam. So ayun, tara mga kagre, kain tayo. Mm.